Araw po, ako po si Professor Rowena Daroy-Morales ng UP College of Law. At magandang-magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Gisella Dizon-Reyes ng UP College of Law. Sa araw na to, pag-uusapan po natin ang tungkol sa karapatan ng tao. Isang basic right po, pabahay. Ang ating topic ngayon na pabahay, titignan po natin, ano nga ba ang mga karapatan natin bilang mga mamamayan ukol sa pabahay? Ano po ba ang pwede nating manggawa kung tayo po ay pinapaalis sa ating mga tirahan? Okay. Bakit naman kaya tayo paaalisin sa ating tirahan? Okay? Pag sinabi nating bahay or pabahay, siguro ang gusto nating tukuin, itong bubong na meron sa ating ibabaw para hindi tayo maulanan, para tayo ay may sisilungan laban sa araw, para tayo ay may safe place to stay. Meron tayong mga dingding kung saan tayo may privacy at pwede nating gawin ang kahit na anong gusto nating gawin, kumain, matulog at mamuhay ng mapayapa. Ang bawat Pilipino ba ay may karapatan na bigyan ng bahay? Pag tinignan natin ang ating konstitusyon, merong mga binibigay sa atin na mga basic rights, ika nga nila, mga basikong karapatan. At sabi nila, ang isa sa mga pinakabasikong karapatan ay ang karapatan sa pabahay. Pero ito bang pabahay ay kailangan talagang ibigay sa atin? Ito ba ay binibigay sa atin ng walang kabayaran o ng libre? Yun ang isa sa ating mga parang tinatawag na misunderstanding ukol sa mga karapatan. Marami sa atin ang nag-iisip na pag sinabi nating karapatan, karapatan natin mula sa Estado, mula sa gobyerno, kung may karapatan na mamuhay ng matahimik. Yun ay hinihingi natin yung karapatan na yan, hindi po ba? Mula sa ating Estado, mula sa gobyerno, ang karapatan na mabigyan ng mga pagkakataon para magkaroon ng trabaho. Mula din sa gobyerno ang mga karapatan, no? Tungkol sa mga pagkakataon, hindi yung karapatan na magkaroon ng pabahay o kaya tinatawag nating buhay o trabaho. Ito naman sa bahay na to, may karapatan ba tayo na bigyan tayo ng gobyerno ng bahay? Hindi po ganun kadali. Hindi po ba? Meron tayong tinatawag ng basic right to life. Ito po ay isa sa mga unang-unang karapatan sa ating Bill of Rights na sinasa loob ng ating saligang batas. Kasama sa right to life na yan, ang right to a quality of life. Paano ka magkakaroon ng isang quality of life kung natutulog ka naman sa ilalim ng tulay? O kaya sa bangketa? Kung umuulan at nagbabaha. Kung umuulan at nagbabaha, syempre, walang quality of life. Kanya nga lagi nating sinasabi na importante rin ang karapatan sa pabahay. Pero paano nga bang ibinibigay sa atin ng pamahalaan ang karapatan ng pagpapabahay? Okay. Marami po mga programa ang ating gobyerno para mabigyang kabuuan itong mga karapatan na to, itong karapatan na magkaroon ng isang bahay. May programa para tayo'y pautangin. Pautangin ng isang package na tinatawag para magpagawa tayo ng bahay or para bumili ng maliit na pirasong lupa na kung saan tayo naman ay magtatayo ng bahay or pautang para makatira tayo sa mga tinatawag nilang tenement or mga pabahay na ang gobyerno mismo ang nagtayo, kagaya ng mga multi-storied or several stories high na mga pabahay. Ngunit ang ibig sabihin nitong mga programing ito is binibigyan tayo ng karapatan para mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bahay. Pero mauuna dito yung karapatan para magkaroon ng trabaho. Dahil hindi po ito bigay. Ito po, ang binibigay ay karapatan ng pagkakataon. So, hindi ho tayo uupo lang at maghihintay na bibigyan tayo ng bahay.
Tama yan, Ma'am Rowe. So siguro makikita natin kung minsan meron na tayong itinayuan ng ating bahay. Pero pag tinayuan na, nagtayo tayo ng bahay sa isang property o sa lupa na hindi natin pag-aari, ano ba ang mga karapatan natin ngayon dyan sa mga bahay na yan? Pwede ba nating ipaglaban? At pwede ba nating sabihin na dahil tayo ang nagtayo ng bahay, kahit hindi sa atin ang lupang kinatatayuan, ay meron ba tayong mga karapatan? Una, kung ikaw ang nagtayo ng bahay at ikaw ang gumastos para sa lahat ng materyales ng bahay, iyo yung bahay. Yung bahay lang. Hindi yung lupa. Paano ka nakapagtayo ng bahay kung hindi sa'yo ang lupa? Siguro, nakihiram ka. O siguro ay inupa mo. O siguro ay binili mo. Or siguro, hindi alam nung may-ari ng lupa. Marami sa atin ang may misconception. Hindi, tagal-tagal na natin dito eh. 30 years na tayo dito na naninirahan. Hindi na tayo pwedeng paalisin. Dalawa ho ang klaseng remedyo ang makikita natin dyan. Sino po ba ang may-ari ng lupa? Ang gobyerno po ba o ang isang pribadong tao? Kasi kung ang gobyerno ang may-ari ng lupa kung saan nakatirik ang ating bahay, yung lupang yon ay maaring maging inyo kung yung lupang yon ay tinatawag nating alienable and disposable. Ibig sabihin, pwedeng ibigay o ibenta sa inyo ng gobyerno sa napakagandang mga terms and conditions. At kung pribado naman ang lupa, kapag pribado naman ang lupa, hindi naman natin pwedeng okupahan ang lupa ng may lupa nang hindi natin pag-aari. So kailangan meron ding mga karapatan yung mga nagmamay-ari ng lupa. So kapag ang pribadong sektor ang nagmamay-ari ng lupa, kailangan isipin natin, kailangan ang pamamagitan ng ating pag-okupa ng mga lupang ito ay dapat tama at naaayon rin sa batas. Ayan. Hindi ba? Yung ating pinag-uusapan, panoorin po natin ito. Oh, may bagong eviction notice na, no? Sabi ko naman sa'yo, Nay, doon muna tayo kay Latita. Hindi malaya magkagulo na rin dito. Alam mo naman na ayaw umalis ng tatay mo dito, anak. Dito na siya lumaki at ikaw din. Oo, ma. Alam kong dito ako lumaki. Pero lagi bang dapat tama si tatay? Marami nang umalis dito dahil nga nagkakagulo. Baka matulad tayo dun sa may pag-asa. May karapatan tayo dito, anak. Ha? Panahon pa ng lolo mo, dito na sila lumaki. Saan tayo dadali ng karapatan na yan, Nay? Anong gawin mo? Hindi tayo aalis dito, ha? Hindi tayo aalis! Nakausap pa kita! Oo, oh, andiyan ka na pala. Oo. Matingnan naman yung eviction notice natin. Pero nag-usap na ba kayo ni paring nursing? Ay naku, hindi pa pala ako nakakapunta dun. Sige, yaman na, mamaya na. May ka muna, may muna tayo. Gugutom na ako. Eh si Abby, anong sabi niya? Nagtalo na naman kami kanina. Eh alam mo naman yung anak mo, diba? Gusto nang umalis nun dito. Eh, natatakot siya dun sa mga naglaban dun sa pag-asa. Kung aalis tayo dito, sakang kung tayo papulutin eh. Yun ang sinabi ko sa anak mo. Pero wala naman tayong magagawa. Anak mo pa din yun. Kaya nga ba, iniiwasan ko makipagtalo sa kanya tungkol dito eh. Kaya nga pala, bukas pupunta ako si paring nursing. Masikipalita ako sa kanya. O sige, sige. Ano, may pasok ba si Abby ngayon? Meron. Eh, baka nga kumakain yun. Tirahan mo siya ng ulam, mama. Oh, sige. Okay. Hindi natin matiran yung bata ng ulam. Talo kami kanin. Pupunta muna kami kay Lily bukas. Huwag na kayong tumuloy, Fortune. Ano na lang sasabihin ng mga kasama natin? Ganyan nakikita pati ikaw, maalis na. Matagal na natin pinag-usapan to, Narsing.
Alam ko naman yung pinaglalaban natin. Pero ayoko lang talaga madamay ang bata. Kaya makikisuyo muna ako kay Lili na siya muna mag-alaga kay Liwag. Babalik din ako bukas. Sige na. Basta bumalik ka bukas, ha? Iingat ka. Pag-iingat ka rin dito. Ano lang nangyayari sa atin ito? Ayun lang eh. Kumilawang kayo mga kasama. Dapat tindihan pa natin ang ating barikada. At gagawin na natin 24 oras ang pagbabantay. Kaya sabi nga nila sa makalawa, bubawagin nating mga bahay. Tanggapin na lang kasi natin yung minumungkahin na relokasyon. Ano? Tanggapin? Para tayong itinapon sa relokasyon na yon. Nandito ang hanap buhay natin. Niwala nga silang tubig na maipainom sa atin. Mga kasama, magkaisa naman tayong lahat. At igiit natin ang ating pinaglaban, ang ating karapatan. Tama si Paring Narsing. Kasi kung tayo alis sa lugar natin, para rin tayo sumuko sa laban. Anong gagawin natin kung bubuwagin ng ating hanay? Alam mo, kung mabubuwag man yung ating hanay, yun kung tayo'y watak-watak. Pero pagkakaisa, yun ang susin ng ating lakas. Kaya bukas na bukas din, hikayatin natin lahat. Lahat ng ating kamag-anak na sumama na sa barikada. Alam nyo, hindi lang naman ito laban tungkol sa ating sarili. Hindi lang ito tungkol sa ating mga bahay. Laban ito para sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Mga kasama, magkaisa naman tayo. Kaya bukasan, kailangan sama-sama tayo lahat. O dapat bukas. Oo. Sama-sama tayo bukas. Ikayatin natin lahat nating mga kamag-anak. Mga kapitbahay natin dito. Ano? Ano sama ba? Kayo lahat, ha? Bukas. Sama tayo lahat bukas. Gagawin yung kasama kayo lahat. Baka pwede tayo mag-usap muna. Kahit sandali lang. Tay, alam niyo naman yung sagot ko dyan. Oo, pero alam mo na naman, di ba, kung ano yung desisyon namin ng nanay mo. Sinabi na namin sa'yo nung una pa yun. Umalis na tayo dito, Tay. Kahit hindi na tayo pumunta sa relocation, doon muna tayo kay Latita. Ayoko may mangyari sa inyo ni nanay. Alam mo, kung may mangyari man sa amin na masama, nasa tama naman kami. Tsaka isa pa, ito lang yung pinagmamalaki ko eh. Lumalaban tayo kahit mahirap tayo, para sa katwiran. Pero paano kung may mangyari sa inyo, Tay? Paano kung magaya kayo dun sa nabarel sa piket sa may pag-asa? Paano, Tay? Alam mo, yun lang ang kapalit ng pakikipaglaban namin na ito eh. Yung kasi yung mahalaga eh. Kahit buhay ang kapalit. Mga kasama, bukas ng umaga darating ang demolition team. Kailangan tibayan natin ang ating hanay, ang ating barikada. Tama yan. Para hindi sila makapasok. Isa pa, no? Hanggat maaari, no? Iiwas tayo na suklian ng dahas. Yung kanilang pangarap sa atin sa hanay. Basta ang importante, magkakasama tayo sa barikada na yan. No, at itong dapat magkikihana natin bukas. Kababaihan, sa likuran. Tandaan niyo, ha? Pati yung mga kabataan. Dito kayo sa likuran. Teka, paano kung mamatok agad sila ng tear gas? O kaya isuyo rin tayo ng kanilang mga bulldozer? Walang aalis ng hanay. Ipakita natin sa kanila ang ating nagkakaisang pwersa upang ipaglaban natin ang ating karapatan. Tama. Ayos ba yung mga kasama? Ayos sa amin lahat, John. Magkikita kay Paring Narsing, no? Dahil sigurado ko yung mga yan magadalawang isip. Kasi makikita nila marami tayo. Matatapot sila. Basta ganun lang mga kasama, walang aalis sa hanay. Walang iwanan sa hanay. Walang aalis. Maraming mag-uumpisa ng dahas. Hindi sa atin manggagaling ang unang dahas. Bigyan mo na yung kapi sa anak mo. Teka, sandali lang. Anak mo, ilin ka muna ako. Paala ba ito? Ikaw anak ha,
Punta ka muna sa tita mo muna. Kasi bukas, darating ang demolition team. Mahirap na, baka madamay ka pa. Nasabihan ko na yung tita mo. Tsaka magdala ka na rin ng ilang gamit. Kasi baka magtagal yung barikada namin eh. At ganito ha, huwag kang basta-basta babalik hanggat hindi kami nagtitext ng tatay mo. Sinabi ko naman sa inyo na umalis na tayo dito, di ba? Anak, huwag kang kalala sa amin. Kaya namin ito. Eh, paano kung may mangyari? Hindi, huwag kang ba? Huwag na matigas ang ulo mo. Muna kami alalahanin ng tatay mo. Hindi basta-basta mabubuwag ang hanay natin. Saka isa pa, may mga pupuntang ibang kasama namin. Pati yung mga people's attorney, mga people's lawyer, pupunta rin sila. Makikisa sa amin eh. Kaya huwag ka mag-alala sa amin. Sana. Umalis na tayo dito. Ngayon na. Para sa atin to, ha? Para sa atin at para sa'yo. Ha? Isipin mo, ano ka ba? Anak, huwag ka mag-alala sa amin. Marin, baka may mahawak ka, Bayan. Bayan natin, parang hindi makapasok mo ngayon. Professor Reyes, paano yan? Ang tagal-tagal, sabihin natin ko na nakatira dito. Ninuno ko pa ang unang tumira dito. Ba't ako pa aalisin? Eh, pag nakita natin, sabi nga natin kanina, kailangan isipin natin, sino nga ba ang nagmamay-ari ng lupa? Ang gobyerno ba o isang pribadong tao? Meron mo tayong isang presumption na ang tinatawag nito is a presumption in law na lahat ng lupa sa Pilipinas ang nagmemeari ay estado except kung mapatunayan ng isang pribadong tao at ang pribadong tao ay pwedeng kagaya natin, isang taong humihinga, kumakain, natutulog or yung tinatawag nating juridical person, korporasyon na ang nagmemeari ay Pilipino. Pwede rin magkaroon ng ibang mga dayuhan doon, ngunit ang majority shares ay Pilipino, Pilipino pa din po yun. Kung sila ang nagmemeari, kailangan nilang patunayan. At kung hindi nila mapapatunayan na kanila yon, the presumption is it is state-owned. If it is state-owned, kailangan tignan natin, ito ba ay alienable? Ibig sabihin, pwede bang ipamahagi? Ibig sabihin, pwede bang i-grant, pwede bang ibenta, pwede bang ipaupa ng gobyerno? Or hindi at all? Ano yung mga hindi at all pwedeng i-grant? Eh, yung mga lupa sa tabi ng beach, naku, hindi ho pwedeng tirhan at sabihin mo, 50 years na ako dito, ayan o, ganda-ganda ng beach ng Boracay, akin na to. Hindi po pwede yan. O kaya yung tinatawag nating forest land or mineral land, no? Ang land, by the way, mga kaibigan, malihis lang tayo ng konti.
kung ito ang lupa, kung ang, at sabihin natin na kapag pakita ka ng ikaw ang pagmemeari, ang ibig sabihin ng lupa, eh lahat nito, itong lupa nito, pataas. At itong lupa nito, pababa. Hindi ho natin alam kung ano yung nadudo sa baba. Aba, eh, baka mamaya ay napakadaming ginto, ano? O napakadaming mga jewels. Kanino yung mga minerals o mga gintong yun? Iyo nga itong lupang ito. Pero sorry po, yung mga nasa ilalim po, ang pagmemeari nun ay estado. Pero bibigyan kayo ng karapatan na pwede nating paghatian or pwede tayong pumasok sa isang kontrata. Ito yung mga tinatawag nating mga mining rights, no? Na kung saan eh, iba ho yung mga karapatan. Ano naman yung sinasabi kong sa ibabaw? Abay, hindi ho pwedeng kahit sinong drone o eroplano o anong jet, eh biglang gaganyan sa lupa mo. Kaya meron tayong tinatawag din ng mga rights sa air. So ang lupa niyan, yung ating globe, kasama po, no? Lahat yan, pati yung mga airwaves na kung saan iikot itong ating at marinig ng lahat itong ating pinag-uusapan, yan po ay dumadaloy sa property ng iba at ang basis niyan ay lupa. Okay. So, ano ginagawa natin sa lupa? Hindi lahat ng lupa ay pwedeng tayuan ng bahay. Yun nga, mineral lands, forest, timberland or forest lands, and yun, sa tabing dagat. Hindi rin po totoo na kahit na ninuno pa natin ang nakatira doon, ay atin na yun habang buhay. Ano lang ang pwedeng mangyari? Pwede nilang applyan. Well, pwede kang mag-apply ng mga free patents. Meron mga free patents dyan. Pero kung iisipin natin, dahil ang pinag-uusapan natin ay pabahay, siguro kailangan din natin pag-usapan paano ba natin makukuha o mapapagmay-ari ang mga kalupaan para tayo makapagpagawa ng pabahay. Sabi mo kanina na ang ating ang pribadong sektor ay maaring magmay-ari ng mga lupain, pero kailangan ay magbigay sila ng pruweba o ng ebidensya na sila nga ang nagmamay-ari ng mga lupang ito. Paano ba nating malalaman na merong kang pagmamay-ari ng mga lupang ito? Ang ginagamit natin sa Pilipinas ay ang torrent system. So, paano mo mapeprueba na ang lupa ay iyong pag-aari? Dahil merong kang titulo sa mga lupang ito. At kung may titulo ka sa mga lupang ito, ibig sabihin ay lahat ng mga karapatan ng isang nagmamay-ari ay nasa sa iyo rin. Ingat lang po tayo, ho. Dalawa ho ang ibig sabihin ng titulo. Isa yung papel, yung tinatawag nating Certificate of Title. Diba? Yun yung tinatawag nating CTC. At meron din po tayong legal title. Kung ako po ay sabihin natin matagal nang nakatira dito, nagtirik ng bahay sa isang lupa ito, hindi akin. In fact, hindi ko nga alam kung kanino, kaya lang kailangan namin ng bahay. Antagal ko nang nakatira dito. Na-discover ko sa gobyerno pala. At na-discover ko din na alienable and disposable. Bibilangin ngayon yung period during which nakatirik ako doon, meron akong legal title, karapatan, okay? Para bigyan ako ng certificate of title kung magkakaroon ng grant or kung ibebenta sa atin. So, ang title, ang ibig sabihin ng title, pag narinig niyo yun, hindi ibig sabihin automatic yung papel. Okay? Ebidensya lang ng legal title ang certificate of title o yung TCT na tinatawag. So, ang ating bahay, atin yan. Lupa, hindi natin sigurado. Ngunit, kung ang atin namang mga ninuno ay, diba ang dami sa mga Pilipino, ektarya ng mga tinatamna ng asukal, ng mais, at ng palay, ang mga ektarya ng lupa ng kanilang mga ninuno, kanila ba yun? Kailan nga ba natin masasabi na aktinda ang mga lupang tinayuan ng ating mga bahay? Kagaya nung sa skit natin na napanood natin kanina, kailan nga ba nagiging atin ang mga bahay na yan at kailan tayo nagkakaroon ng mga karapatan upang tayo ay magtirik ng bahay sa lupa? Kung kunyari, doon sa pinakita sa atin,
Matagal na silang nakatira doon. May karapatan ba sila? May karapatan ba ang kanilang mga pamilya para sila ay manatili sa mga bahay na yan? Pwedeng magkaroon ng karapatan manatili sa bahay na yon. Pero hindi ibig sabihin na may karapatan na yung bahay na yon ay continuously nakatirik doon. Dalawang konsepto to. Yung konsepto ng pabahay at yung konsepto ng palupa. Unfortunately, mahirap po yata tayo makahanap ng bahay na hindi nakatirik sa lupa. Hindi po ba? Kaya tinutulungan din tayo ng gobyerno. Sa mga lupa na kung saan gobyerno ang magpagmimiari, gumagawa ang gobyerno ng mga pabahay na tinatawag. Yung mga parang mga maliliit na townhouses o kaya mga tenements or mga condos na kung saan ang binibigay sa atin ay hindi yung lupa. Hindi rin titulo ng bahay kasi maliliit lang yan. O kaya kwarto-kwarto kung mataas yan, kung hindi ang karapatan na manirahan in the right to occupy. Manirahan doon sa lupa na yon. Marami tayong mga examples. Alam niyo nung araw, nung hindi pa ganito kadami ang mga naninirahan sa Metro Manila. Yung mga kalakihan ng mga lupa, ng mga tenements na ibinibigay. Ano yung famous? Bliss. For instance, malalaki. Kasi, nung araw, hindi malalaki yon, maliliit. Ngayon, yung malaking yon, maliit na. Isipin ninyo. Sabihin natin, nung araw, ganito to kalaki. Ang nagmay-ari, si Mr. and Mrs. Si Mr. and Mrs. ay may apat na anak. So, divided by 6. Divide. Okay. At yung isang anak ay nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng, may natin dalawang anak. Palit ng palit. Can you imagine? Palit ng palit yung dating nag-umpisang malaki. Dahil sa pag-aasawa at saka mga anak, palit ng palit. Kaya maliit na ho ngayon. So, yung mga sinasabing, bakit maliliit na lang ngayon? Dati malalaki. Ano ba namang klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Pakonti na ng pakonti ang mga karapatan. Padami ho kasi tayo ng padami. So, pataas ng pataas ang mga pabahay na ibinibigay. Hindi pwedeng ibigay yung titulo ng lupa dun sa inyo kung hindi yung karapatan na manirahan sa lugar na yon. Pwede akong malihis ng konti. Alam nyo, itong obsession ng Pilipino, hindi ako papayag na maging akin yan, na wala sa akin ang titulo, ang TCT. Parang napaka-importante na meron sa kanila yung papel na yon, yung naninilaw-nilaw na matigas-tigas, correct. Aanhin mo yun. Aanhin mo yun kung hindi ka naman makatira. Aanhin mo yun kung may mga tinatawag tayong informal settlers or squatter na tinatawag na ayaw umalis. At yung mga informal settlers o mga squatter na tinatawag, that's a very bad nomenclature by the way, ayaw ding umalis. Kasi ang kanilang sinasabi, ay matagal na kami dito, yung aming mga ninuno dito pa. So kanya-kanya ang mga karapatan ang nagka-clash, hindi po ba? Sino ang mas may karapatan? Saan galing? Yung obsession na yan, ang dapat may titulo. Basta ako may titulo niyan, kahit hindi ko matirhan. Galing yan sa Spanish influence ng colonization. Ganyan din po ang nangyayari sa South America. Kaya yung laban ng droga at agrarian reform ay kasing tindi ng, sa atin. Dahil dun sa pananaw ng mga, yun, pananaw natin dahil sa ating pinagmulan. So, ang pabahay po means a roof over your head, means a place where you can be safe, independent from land. Pero kailangan isipin din natin, bakit nga ba merong karapatan sa pabahay? Pag inisip natin na may karapatan sa pabahay at kailangan natin itong ibalansihin sa mga ibang karapatan tulad ng pagmamay-ari, isipin natin ngayon, siguro yun ang dahilan kung bakit kung minsan importante na meron tayong hawak na titulo. Pero pag sinabi natin ang karapatan sa pabahay, kailangan bang may karapatan din tayong mag-may-ari ng mga lupain na kinatitirikan ng mga ito? Ang sabi nila, ang isang dahilan kung bakit hindi isinasama ang titulo sa lupa doon sa karapatan natin na sa pagpapabahay, ang dahilan ay para hindi mo maibenta. Bakit? Kasi kapag ikaw ay may titulo,
isinasama rito yung karapatan mo para yung property rights na tinatawag natin. Kasama dito hindi lamang ang pagmamay-ari, kung hindi ang karapatan mo para maibenta. Kung meron tayong pabahay, ang sinasabi nila, dahil iginawa ang mga pagpapabahay na ito, because of ang rason ay para mabigyan nga ng bubong. Ang walang bubong. Ang walang bubong. Ang nangyayari ngayon ay dapat wala tayong karapatan na ibenta ito doon sa mga dapat hindi benepisyaryo. Ang isa sa mga kinakatakutan natin, walang bubong, tutulungan tayo ng gobyerno, ibigyan ng bubong. May pabahay na tinatawag. Aba, eh bakit naman natin naabusuhin yung pagbigay sa atin? Yung bubong na ibinigay sa atin dahil wala tayong bubong, eh ibibenta natin doon sa mga walang bubong na dapat bigyan din ng Estado, at tayo naman ay hihingi uli kasi wala tayong bubong. Yun, basically, yung gustong parang i-prevent ng ating Estado, yung konting abuso. Meron yata tayong konting attitude na pagaling sa gobyerno or gobyerno ang nagbibigay. Ay, dapat relax lang. Give yan. Baka pwede nga, libre na eh. Kaya ang hirap ng mga repayment or ng mga sa mga purchases or ang hirap magpaalis. Isang tao ang entitled sa isang maliit na lupa, tatawagin niya. Hindi, abayaan mo na yung nanay tsaka tatay niya, pwede naman. Okay na yung asawa niya tsaka mga anak. Tatawagin niya yung tiyo, tiya, pinsan ni tiyo, kaibigan ng nanay at tsaka tatay, at papaupahan niya, patataasin niya ng patataasin. Hindi nyo ba nakikita yan? Doon sa mga iba nating mga bliss areas. Eh, ba't ang dami na nito? Para na tayong, ano yung beehive? Na patong-patong na iba-iba ang mga may-ari. Hindi ho natin alam kung paano natin ipiprevent yan. May kinalaman yata, Professor Gigi, sa ang dami nang nakatira sa Metro Manila. Kaya ang pabahay ay dapat siguro i-distribute, no? Outside the Metro Manila. Tama yan. Dapat hindi natin ikinokonsentra sa iisang lugar lamang. Pero kung iisipin natin, kailangan din sabihin natin na meron ding mga proseso na sinusunod sa pagpapabahay. Hindi tayo pwedeng basta magtayo na lamang ng parang kabuti na basta susulpot na lang kung saan-saan. Kailangan meron tayong proseso at ang mga prosesong yan ay nasasaad sa batas. Baka ang unang-una natin gawin kung gusto natin magtayo ng bahay, sino kaya may-ari ng lupang to? Pumunta tayo sa Register of Deeds. Ay, may pribadong tao. Okay. Or, kung walang nakikita na mukhang may-ari, pwede pumunta sa DNR. Baka naman ito ay nilaan ng gobyerno para sa ibang mga bagay. In either case, kung pribado man ito or Estado, ano ba naman na ang dami na natin doon sa isang lupain na yon? Naimbita na natin si mother, si uncle, si pinsan, si kapatids, di ba? At nagkaroon na ng maraming bahay. Baka naman, sir, kayo ho pala ang may-ari ng lupa sa lugar na yon. Pwede ho ba naming bilhin? Ah, kaya nyo ba? 1 million yan. Ah, kakayanin po namin. Paano kinakaya? Ang ating gobyerno ay nagtayo ng isang programa na ang tinatawag ay Community Mortgage Program, na kung saan ang mga may-ari ng bahay, maliit, malaki, kahit patong-patong, na nandoon sa lupa na yon, ay pwedeng mag-form ng isang homeowners association, na kung saan magbabayad sila sa homeowners association ng yung kanilang 4 million, over 20 years, at ihihiram nila yan sa gobyerno. Pwede rin po, no? For that specific purpose. Lahat ng mga may bahay doon, mananatili sila doon. At ang gobyerno ang bibili sa kanila, sila ngayon ang magbabayad sa gobyerno. Ang ibig sabihin niyan, Community Mortgage Program. So, isa yon sa mga proyekto ng gobyerno para sa manatili kayo dyan sa bahay ninyo. Pag inisip natin, marami talagang mga pamamaraan kung paano tayo magkakaroon ng pabahay. Pero ang pagkakaroon ng pabahay ay hindi dapat parang ito'y kukunin mo na lamang. So sabi nga natin, kailangan may proseso at ang mga prosesong to ay kailangan sinusunod. Hindi tayo maaaring magtayo na lamang ng kung saan-saan.
kailangan isipin natin. Kagaya ng sinabi, yung sa ating home mortgage, no? Community yung sa community mortgage program, maaaring siguro ang isang komunidad ang bumili sa tulong ng ating pamamahalaan na bilhin yung lupain kung ito man ay pagmamay-ari. Oh, that will also encourage, no? According to our government, that will also encourage yung mga magkakapitbahay na, sige, nag-informal settlement na doon to get together, work with each other, cooperate with government, establish their own roads, establish their own systems. Kasi sila as a community ang mag-a-apply. Kasi ano yung mga bahay? Wala ka namang kuryente. Wala ka namang kalsada papunta doon. Wala ka naman patubig. Hindi ba? So, yung legal na pamamaraan na yun ang magbibigay din sa'yo ng mga karapatan na sang-ayon sa karapatan ng pambahay. Bahay nga lang mismo, siguro na hindi, medyo wala lang tayong oras para doon, kailangan mo ng building permit. Bibigyan ka ng building permit kung mapatunayan mo na may karapatan kang mag-build sa lupang yon. Ikaw ba may-ari? Pinahiram ba sa'yo? Inuupa ba sa'yo? Kung ano, basta meron kang karapatan. Pagkatapos ng building permit, i-check. Ano ba ilalagay mo dyan? Ay, hindi pwede dyan kasi malapit yan sa dagat o malapit yan sa ganyan at pag nagbaha. Marami hong mga tinitignan, no? So, unfortunately po, hindi po sapat na dahil nakatira na doon ng dekada ang ating mga ninuno, ate na. Tignan po natin kung ano yung karapatan natin. Punta tayo sa mabait po yung ating mga nasa local governments para pagtanungan ng mga ganyang klaseng tanong. Kuminsan, kailangan talagang balansihin natin ang mga iba't ibang mga karapatan ng lahat ng mga tao at lahat ng mga issue sa ating buhay. So, pag nakita natin ang mga ito, hindi dapat tayo manirahan ng merong anarkiya. Kailangan din maayos ang ating pagpapatakbo ng ating kailangan maayos ang pag-claim natin ng ating mga karapatan o yung ating mga rights. Hindi pwedeng anarchy. Pero tandaan natin, ha? Kung may problema tayo sa tinitira natin o sa tubigan dahil sa tinitira natin, meron hong remedyo. Meron hong solusyon. Nabanggit na natin kanina. Ay, hindi yata natin nabanggit. Una, nabanggit natin yung funding na pwedeng ibigay sa atin, available, para makapagpatayo tayo ng bahay. Meron din tayong funding, kagaya ng sa Pag-ibig Fund, na pwede tayong bumili ng ating sariling lupa, na kung saan tayo, pahiramin tayo ng pera sa maliit na interest lang, para makapagpatayo tayo ng bahay. Meron tayong tinatawag na NHA. Meron tayong NHMFC, etc., etc. Merong panukala, no? Na maibalik yung tinatawag na konsepto ng housing. I think it's going to be a Ministry of Housing or Secretary of Housing magkakaroon na kung saan titignan lahat yan. Ibabalik yung konseptong yon kasi marami nga po talagang kinakailangang harapin na tungkol sa pamamahay. Pero siguro huwag na muna tayo masyadong mag-concentrate dito sa Metro Manila. Kulang ko ang ating space. At marami ang ating mga tao. So, kailangan ayusin po nating lahat yan. Hindi nyo ba napansin, pag pumunta kayo papuntang norte, patang dami-dami naman mga lupa dito na walang mga bahay. Tapos dun sa amin, halos wala na kami mga matirhan. Maybe this should give us another idea for another discussion. May urban land reform, kung may agrarian land reform. So, natapos na naman po ang isang episode natin ng Batas at Bayan. Ako po si Professor Rowena Daroy-Morales ng UP College of Law. At Professor Gisella Dizon-Reyes, also of the UP College of Law. Thank you po.